Huwag mo sabihin na, wala na, ito na to, Doc. Mamamatay na kami gito. Hindi, change is always possible. Lagi mo lang isipin, pwede pa itong magbago. Yung tao na to, pwede pa magbago. Pag pray mo yan, magbabago yan. Pag si Lord ang may nagsabi, magbago ka, magbabago yan. Yung sistema na tingin mo, napaka-imposible na mabago, mababago pa rin yan. Just be part of the change. Alright, positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng G-Livers natin. And it's the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat ng magustong magpa-quotes kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, PM ka lang din, okay? Alright, so Monday ngayon and Sunday kahapon after church, pahinga tayo. Ang Sunday natin is Netflix day, bike day, church day, and yon. Alright? And nag-scroll ako ng dapat nating panoorin para ma-relax naman tayo. At the same time, natututo din tayo. So, I bump into this movie, No Amsterdam. Yan. Alright, so... Alright, so there are 11 lessons. Actually, marami pa. Nasa series 2 pa lang ata ako. Or series man tawag doon. Episode 2 pa lang ako. So, pero ang dami na nating lessons. And I want to share this. Alright? Yung isa kanina, sinare ko na sa FB. Pero gusto kong ulitin. 11. Yan. 11 lessons para sa ating lahat. Okay? So, kung gusto natin mag-improve ang buhay natin, mas maya tayo, mas ma-deliver natin yung task na dapat natin gawin. Alam nyo, laging mahalaga yung mga bagay na yung binanggit ko sa kanina sa inyo. Dapat maging masaya ka. Pangalawa, nagagawa mo yung dapat mong gawin talaga. Ano yung task mo, di ba? Anong purpose mo? At the same time, you help other people, okay? So, eto, number one. If you can't, sabi ni Sir, ako kasi pangalan niya. Sabi ni ng Dr. Vida, ano ba ang pangalan niya? Sorry, hindi kasi ako matandahin sa pangalan. Makakaya naman. Pero sabi niya po, one line sa movie, if you can help him as a doctor, then help him as a human being. Okay? Ulitin nga natin. If you can help him as a doctor, then help him as a human being. Di ba ganun? If you cannot help one person using your position, then help him or her as a human being. Okay? For example, isa kang teacher na lang, kasi dati akong teacher po eh. So, kung hindi mo na siya matulungan as a teacher, lahat, inassist mo na, ginawa mo na lahat, pinunta mo sa bahay, tinawagan mo yung magulang, home visit and all, ginawa mo na lahat pero wala pa din. So, as a teacher, ginawa mo na. Okay? Pero wait, don't give up. As a human being, ano yung tulong mo? Minsan kasi ginagawa natin, based lang yun sa position mo eh. Based on your duty. Kaya mo siya sinagot, kaya mo siya tinulungan, kaya mo siya in-assist. Because that's your task. Pero alam nyo ba, there's more that you can do. You ask yourself, tanong mo yung sarili mo, ano yung naitulong ko as a person? Diba? Maybe in your position, kailangan mo lang siyang lecturan. Pero as a person, kailangan mo bigyan ng pera. Kailangan mo bigyan ng iba pang advice. Kailangan mo i-follow up. Diba? So, yung po kasing isang doctor doon, so hindi niya na kailangan, hindi niya na responsibility yung i-research pa yung tao nito, turn over niya yung patient nila. Pero ginawa niya pa rin eh, as a human being. Okay? So, G-Livers, ano yung tulong na binibigay mo sa family mo? Sa kliyente mo? Sa boss mo? Sa office mate mo? Based lang ba sa position mo yan? Yes, Doc. Based lang. So, give more. Diba? Help as a human being. Okay? Don't forget that. Sa transaksyon natin sa buhay, everyday, lagi dapat natin tatanungin sa sarili mo, ano nang naitulong ko as a human being, as a person sa tao na to? Okay? So, that's lesson number one. Okay? Lesson number two natin, ito. Nung they were trying to revive one patient, ang sabi po nung, sabi nung, parang hindi na siya, walang heartbeat eh. Pero sabi nung doctor, nung minamassage niya yung heart, sabi niya, all you need is one beat. Just once. Pag nagbeat yung heart na to, mabubuhay yan. Just one beat. Di ba minsan ngayon ganun sa buhay natin? You just need one beat. Just once. And you will live. You just need one hope. You just need one chance. You just need one silver lining, one thing na alam mong, ito, pag nangyari to, makasurvive ako. Just this,
just this chance, just this another chance. Right? So, one heartbeat para mabuhay. Actually, nung nagbeat ng one yung heart ng patient, nabuhay po siya. Di ba minsan ganun ang kailangan natin sa buhay natin? One hope. Bigyan mo ng hope yung sarili mo. Yung maliit na hope na yon, yung maliit na faith na yon, na mararamdaman mo, it can do bigger things. Okay? Lagyan mo ng beat yung puso mo. Just once. Okay? Next po, third. Ito, cure the root problem. Okay? Yung gamutin natin, yung root problem, ano ba talaga yung problema? Di ba minsan pag malungkot tayo, nilibang natin sarili natin, nagagala tayo, minsan nagbibisyo pa yung iba, o nag-indulge sa hindi dapat na relationship. Pero after that, nandun pa rin problema eh. Why don't you cure the real problem? Baka yung totoong problema is your act, your attitude, your laziness. Why don't you cut that? So, pag meron tayo, delivers ganito, pag meron tayo mga problema na sinosolve sa buhay natin, tanungin agad natin sarili natin, ano ba yung cause nito? Ba't ba nagkaroon ako ng ganitong problem? Dahil ba sa akin, I'm procrastinating, I'm too dependent to other people, o meron akong kasalanan na hindi makat, whatever is that, go to the root problem. Okay? Para hindi every day, every other day, every week, every month, nagku-cure ka nang hindi naman talagang yun ang tunay na problema. Kasi after that, afterwards, babalik ka rin sa original na problem. Okay? Next. Okay. Ito. Sabi ng doctor, meron silang bisita kasi parang she wants to, gusto niya mag-donate. Sabi niya, sabi ng doctor sa kanya, I can tell where this hospital will be going. Kaya kong sabihin sa'yo yung future ng hospital na to. Dapat ganun tayo, believers. Kaya mo sabihin ang future mo. Kaya mo sabihin ang future ng business mo. Kaya mo sabihin ang future ng career mo. At any given time, pag nagtanong sa'yo, ano magiging buhay mo in 5 years? Ano magiging career mo in 5 years? Anong klaseng negosyo magkakaroon ka in 5 years? Dapat alam mo kung saan ka papunta. Alright? At ang makasagot lang yan, makasabi lang yan, ikaw lang. Di ba may kanta nga, do you know where you going through? Do you like the things that life is showing you? Di ba alam mo ba kung saan papunta ang buhay mo, kapatid? Dok, hindi ko alam. Dapat alamin mo. Higit kanino man, ikaw dapat nakakalam saan ka papunta. Alright? Buhay man yan, career man yan, or business man yan. Okay? Next. Ito, sabi niyong doctor. Sabi niya, who can resist to climb Everest? Di ba? Climb your Everest. Take the challenge. Take the opportunity. Ano yung opportunity na binigay sa'yo? Sa kanya po kasi, binigay yung opportunity to run, to manage the big hospital. It's a big hospital. It's an Everest. It's a big thing. It's a big goal. And he's so excited. Nati-challenge siya para gawin nyo, para i-climb, para mapagtagumpayan yung big goal na yon. So what is your Everest? Or wala? Nabubuhay lang tayo everyday. Pasok lang ako, Doc G. Pasok lang ako everyday. Gawin ko lang to. Benta lang ng benta. Walang Everest sa harapan mo. Meron kang dapat big goal. That is to transform that business. That is to help 100 people. To create one model. To create one business model. To help one group, one organization. I don't know what's that. Pero dapat may Everest ka, kapatid. Meron kang kinaklimb, meron kang specific goal na gustong i-transform, na gustong baguhin. Okay? Ito, ay number 6. Sabi niya po, be a doctor once again. Be a doctor once again. And be excited. Okay? So, anong position mo ba? Anong ginagawa mo ba ngayon? Ikaw ba ay manager? Be a manager again. Ikaw ba ay sales representative? Be that again. Kung ikaw ay lawyer, doctor, principal, be a principal again. Be a boss again. That means you have to review ano yung sinumpaan mong position. Ano yung dapat yung mga tasks mo, baka nalilimutan mo na. Baka nagiging ano ka na, parang robot na lang. Para na lang, everyday I just have to do this. Be excited again with your position. Be excited again with your career. Na-excite ka pa ba dyan sa trabaho mo? Na-excite ka pa dyan sa
pagpasok mo, dyan sa office mo, dyan sa table mo, are you still excited? Are you still excited posting pictures, engaging with your clients? Na-excite ka pa ba sa ganyan? Kung hindi, be a doctor again. Be a seller again. Be a manager again. And be excited. Okay? Next, number 7 po. Number 7. Ang kahibaan kasi nung manager, di ba normally pagka director or manager ka ng hospital, naka-coat ka, di ba, naka-Americana ka, pero siya naka-scrubbed suit. Sabi sa kanya, why are you wearing scrub suit? Because I'm a doctor. Wear your scrub suit every day. That means dapat every day ready kang i-deliver what is expected from you. Kung ano'y naasaan sa'yo na i-deliver mo, deliver mo yon. Okay? Kung ano'y dapat mong gawin, gawin mo yon. Wear your scrub suit every day. Alright? And number 8, you must have a hideout. There was a time nakita sila ng isang doctor sa taas. Sabi nung doctor sa kanya, if this is your hideout, occupied na siya. Let us have a hideout. Ang hideout po, ibig sabihin, temporary shelter mo or temporary place na pinupuntaan mo. Pero if you are running away from something or you want to relax, you want to, you know, gusto mong huminga ka ng konti, gusto mong magpahingaham ng konti, as a human being, we need hideout. Okay? So, pwede, it can be your room. It can be a one place. It can be one coffee shop. Or it can be your car. It can be one place na gusto mong na nirerentahan mo yearly or every other month. I don't know. Basta yung emotion mo, doon mo nilalagay. Have a hideout. Walang masama po dyan. Once in a while, you run. Run to your hideout. Okay? Alright, next. Eto. Help by getting out of the way. Diba? How can I help? You help by getting out of the way. Umalis ka dyan, then you can help people. Diba minsan ganun? Sometimes get out of the way eh. Alam mo, minsan, let people grow. Let people decide for themselves. Let your family, ayaw mo anak mo mag-decision, ayaw mo asawa mo mag-decision, ayaw mo gawin yung gusto niyang gawin. Get out of the way of other people, lalo kung pupunta sila sa success nila. Ayaw mo sila mag-grow. Maayos ang family niya, ayaw mo siya mag-family ng maayos. Gusto niya yung career na yan, bayaan mo siya. Gusto niya yung business na yan, bayaan mong gawin niya. Get out of the way and you can help other people. Okay? Ang tanong ko sa iyo ngayon, ano yung hinahadlangan mo ngayon? Kaya yung ibang tao hindi nag-grow, hindi nagmamature. Get out of the way. Okay? Next, number 10 po. Okay? Sabi niya po ganito, I work for you as a doctor and work for the patients. Okay? Sa buhay po, may kanya-kanya tayong role. What is your role? Okay? Someone is working for you. And you work for some people. Okay, sa family na lang, di ba? Yung parents mo, OFW, nasa ibang bansa, he or she is working for you. Bakit ikaw, you don't want to work dun sa taong umaasa sa'yo, di ba? So, mag-aral ka. Kung pinag-aral ka, mag-aral ka. Kung kailangan mo, kung pinag-negosyo ka, mag-negosyo ka. Okay? You do your task. You do your role, alright? And number 10. Number 11 na pala tayo. Last, change is always possible. Okay? Change is always possible. Kasi meron silang gustong baguhing system sa hospital. And it's possible. Change is possible. Kapatid, huwag mo sabihin na, wala na, ito na to, doc. Mamamatay na kami ito. Hindi. Change is always possible. Lagi mo lang isipin, pwede pa itong magbago. Yung tao na to, pwede pa magbago. Pag premium yan, magbabago yan. Pag si Lord ang may nagsabi, magbago ka, magbabago yan. Yung sistema na tingin mo, napaka-imposible na mabago, mababago pa rin yan. Just be part of the change. Okay? Be part of the change that you want. Gusto mo mabago yung pamilya mo, ikaw naman, hindi ka nagbabago. Ikaw nagdadala ng problema. Gusto mo mabago yung nanay, tatay mo, ikaw din naman, ikaw ang problema. Gusto mo mabago yung mga tao sa paligid mo, yung office mate mo, mabago. Ikaw nga eh, di ba? Nangaaway ka pa eh, di ba? Gusto mo mabago yung boss mo, hindi mo naman binabate. Change is always possible. Just be part of the change. Okay? Alright, so Jelievers, I'm sure marami pa akong makikita ang lines na ma-share sa inyo. And I'm so excited for this. I hope makatulong sa atin to, okay? So, 11 lessons sa buhay para mas mag-improve at mas maging masaya ang buhay natin. Okay? Sana nakatulong sa lahat ng mga believers natin. Okay? Alright, so please share this video.
Tara, makibigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go, let's go. What is RHC or Rockstar Holding Corporation? Yeah, when you say holding corporation, that means you'll be having different shares with different companies. So Rockstar Holding Corporation aims to have partnership with different businesses all over the Philippines. At the present or as of the moment, what are the businesses of Rockstar Holding Corporation? We already have existing partnership with NSmart. It's an IT solution company. And Dr. Spin is a self-service laundry shop. And we also have just Rockstar Digital Solutions. So aside from this partnership, we also have Rockstar Beauty, Rockstar Skills University, and Rockstar DBN Media Production. We use the word Rockstar because we believe that lahat tayo merong Rockstar power. And that's the vision of Rockstar Holding Corporation. That is to bring out the Rockstar power within you. And that Rockstar power, pwede mong gamitin for you to have your business, have your livelihood, or establish a career that can help your family and the church. Can you tell us more about it, Doc? Yeah, our investors will be having passive income by investing in Rockstar Holding Corporation. We are giving 10% guarantee for our investors annually. To join, basically, of course, we will be having a one-on-one discussion to explain what are the different businesses and how we can earn so that they have their peace of mind, their money will be earning.